Isaiah 41. Ingon din na. Verse number 6. They, what were? Help. Everyone, his neighbor. And everyone said his brother, be of good kahit pag nagdilabangay ka sa isang dakong mga problema, dakong mga project, dakong mga maingat o load sa ministry, basta magdilabangay. Daghanang project ang Aviation Security Council, i-explain nila sa ako, na maunaling ako na ako pastor, may project kami ng hatag o mga toothbrush of face, as we na lang na indigent tayo, mauna ni Ama sa buhay, naglanas lang ang ibang kwento. Eka, una-una ko po, aviation security. Ako na lang ibutan si Guzman na mag-board naging dito, puro unsafe. Pero nga naman nakatabang sa mga less fortunate. Amen. Kinanggang may kamutang andang trabang sa uwan. Amen. Bilang mga Kristuhan, besides we are put to shame by secular organization, daghan silang project, daghan silang mga paraan na makatabang sa membro, makatabang sa ilang mga konsenyo, na higala. Pero kita ko kaysa, ha? Mubalimbang ka lang, nanaamdang may tawag sa akong itsoon sa ato. Acts 20 verse 35. Paul said here, in Acts 20 verse 35, nakot na natin ang versikulo, ang bumibilaga natin ang nag-apply niya. 35, Acts 20, I have showed you all things, how that so laboring ye ought to what? Support God, and to remember the words of the Lord Jesus, how he said, it is more blessed to me than to receive. Pinakagulong ni Jesus Christ, support the weak. How in so laboring, support the weak. Kailangan, mukabang ka sa mga maduyawon o kahap sa mga nagkinahanglan. And imagine ang palsy na niwala ng kapag-apag-asa. Meaning, makain mo na siya, wala na kung patay na yung punian. Hopeless ang kaso ko. But praise God, there were 4-H club. Okay, and over the bell. So we had Mr. Hack, and then secondly, naka si Mr. Hell. One more verse, Hebrews 13, verse 16. Before I go to the 13s, Hebrews 13, and verse number 16. Kung saan mo din eh, Hebrews 13, 16. But to do good and to communicate, to do good and to communicate, ang context niya, not to communicate means to give, to share. But to do good and to communicate, forget not. For with such sacrifices, God is well pleased. Amen. Ang muna kayang maging may ano, patagtabag ka sa Amen. Pag maramot ka, ang ginawa siguro. Suppose ko ang ginawa, or matayon ka, hindi ko rin panalangin ang kawana ng isa sunod, kay di man lang kabalo ka. So we need Mr. Right in the house of God, we need Mr. Help, and number three, help comes the third age. Nung nakita niya na, saan mo biya? Hospitable, meaning maabi-abihon,
First Peter 4, verse number 9. 4, verse number 9. Ang sabi mo sa Bible today, nag-go back to verse number 8. Above all things, have fervent charity among yourselves, for charity shall cover the multitude of sins. Verse 9. Use what? Hospitality one to another without grudging. Use hospitality without grudging. Kinahanglan ng mga tao, pero kinahanglan mga biyabibunta. Amen. Let me remind the answers. Ito ang virtue na dapat ibigilong ninyo. Kamu pwede na adya sa kawa, sir, good morning, malika. Kaso kayo, what a joy. Ako na nagsulod kung simbahan ang na-impress ko sa mga nagsulod. Kaya isusugata ko sa mga welcome committee. Welcome! Sir, kami po kayo, i-asar pa ka. Yan ang kusunod kasi baka namuran, huwag man lang magkagat sa ino, hindi mo anak ka, yan ka lang sa mga nito, hindi magandang ganit. Kung saan, magbubalik ka pa ba, dili na. Dili na. Ginahangla na ito ang hospitality, mga iso ko. Romans 12, verse 13. Wala pulos ang pagkakristuhanon. Ha? Walang nada ang ating pagkakristuhan ng kundi makita gini ng mga virtues. Romans 13 verse number at 12 verse number 13. 12:13. Distributing to the necessity of saints. Masang sunod na praise. Given to hospitality. The word given to meaning sold out ka. Meaning mauna ang nindot kumagasa. Napakalindutan na gasa kung inaangin ang gasa si ba? Daghan ang manipay, daghan ang bumalik pag may naang mga attitude sa kanya. Amen. Titus 1 verse number 8. Titus 1 verse 8. Titus 1 verse number 8. But a lover of what? Hospitality, a lover of good men, sober, just, holy, temperate. Isa-isa qualification ng mga deacon and pastors. Nakinamay na ang kanyang. Pag nag-pastor ka, abili mo, hospitable, ayaw mong pastor. May giving ka effective sa ministry. Kinakailangan, hospitable ka, kung wala ka na anak, pangayuhan na kagasa sa Ginoo. Kahit trabaho lang sa pastor ang pagiging hospitable. Amen. 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 So, we have the third age and the fourth one. Dinkidalanan nila. Yan mo nga na ito eh. Usapo na ni mga doctor, kamanda. Kuhan na ni, imbalance na ni. Nag-abot ang isa. Kung sa mga problema mga ito, kulang na niyo. Eh, usahan lang sa unahan, duha ka ng binit, matawang eh. Walang problema. Ako ang mutama. So, may kukot siya. Ganun ang problema. Di man nakasunod. Ayaw na mong kabalaka, may paglaong sa akin na sa bubong. You have Mr. Hope. Kinigang yung kinayama, bisan pa, makaimunta na minsan kaabot na ka sa punto na murat discourage na ka murat maimunta na wala naman ang solusyon pag na ang hope sa kinabuhi ko you can still succeed. Amen. You can still be victorious. Amen. Why? Napili ang paglaong habang magiga basta buhi saktang buhay ka may pagkakasa. Amen. Huwag mawala ng pagkasa. David, you know, came to the point of being hopeless in Psalms 42. Nakabot sa punto na si David na wala na ng pag-asa, na wala na ng
said, "Why art thou cast down, O my soul?" Kung sa ating mga frustrated ka na o kalabo, na mga di ka na ganahan ng malagat, na mga ayaw ka na, na mga abot ka sa punto ng quit ka na, "Why art thou cast down, O my soul?" He answered that question. Sabi niya, "Why art thou mistreated within me?" That's the second question. The answer was, he said, "Hope thou in God." Amen. Put your hope in God. Amen. Wala duda na hinong sa tatlo ni Aluma na nila, pero ang problema ay hindi abot sila makasulo. But thank God na abot si Mr. Hope. May nagkaroon na kamitap ng paagi. And he went to the rooftop and opened the roof. At doon, ha, inano nila, kanagang hilinta nila. At wala duda habang magawa ni si Jesus Christ. May nanginahinay na scripture na nila panahon. At ano ang anong siya din o? "Thy faith has forgiven thee." Dilili na na. "When you saw their faith." Mamanin mo sa Bible. "When you saw their faith," he said to the sick of the palsy, "Sir, thy sin be forgiven thee." Walang kibuhat ang palsy. Kitabangan lang siya. At nakakabot siya mato. Samtang nagawali si Jesus Christ. Hindi ko tayo sa Ginoo ang pagtubo ng pagkakataon nila. And because of their faith, sabi ng Bible, napasa ito. Amen. So what I'm saying tonight, let's be a good member of the church. Amen. Some of you could be Mr. and Miss Hart. Some of you could be Mr. Hell. Develop the virtue of hospitality. Be hospitable. And learn to have lively hope. Amen. In the midst of the storm, in the midst of trials, in the midst of maunalang to hopeless na kaso, hinaot ka na naatang paglaon, padayon ka maglaon sa ating Diyos. Kay matong ka niya sa 1 Peter 1 verse number 3, ang paglaon na ni, tanawa mo sa paggamit ni Peter sa hope na ni. 1 Peter chapter 1 and verse number 3. What's the word? "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to his abundant mercy hath begotten us again unto a lively hope." Lively what? Hope. Buhay na paglaon. Dilit patay na paglaon. Dilit patay mo, dilit wala nada ng paglaon na to. Buhay na paglaon. And once na ang isa ato, bisan pa kung siya buhabot ng mga trials, bisan kung siya pa ang mga problema financial, physical man, basta may paglaon na, may naang kadauban sa atong pagpangalagad sa Ginoo. O pag nawala na, bisan kung sa akong makangilgin, may kwarta ka pa, kumplito ka, if you lose your hope, na-mention ko na sa isang pawali, na ang tao pwede mabuhay 7 days without food, 3 days without water. But a man or a woman cannot live even 50 seconds without food. Amen. Once nawala ng hope na lang, tatlo lang at segundo, magkakamatay. Thank God. Jesus is our hope. Amen. There is always hope for those who trust in Him. Amen. Thank you, Lord, for reminding us about these poor men who miraculously saved the life or the life of this palsied man. Salamat, Ginoo, na naa sa iyang upat ka kinaiya. Nagsama-sama silang upat. Si Mr. Heart, Mr. Health, Mr. Hospitality, and Mr. Hope. Naging resulta kini sa healing sa usaka palsied man. Napasayo ang isala, giluwas ka siya sa Ginoo tungod sa ilang gibuhat na kayuhan ni amin na tao. Help us.
these things in our life. Aron ang among simbahan, daghan pa mga tao na tabang, daghan pa ang mga walang kaplao, mga paralyzed spirit, wali ka mga kala, na ang dapat maakay madala sa inyong bilay. Thank you for saving our soul. Likewise, we are that false in us. Na wala ng pag-asa, hopeless ang among ginabuhi. But salamat kayo, na may nagtabang ka na, may nag-witness ka na, idala ka niya sa kamatura, hangtod na kailangan niya kanina. Panalangin niya ang aming sumbahan, kadalang kami ng hangyo, na ikaw ginoong mag-raise ka pa ng daghang mga katawahan sa mga aming upat na mga tunan karoon nila. Kung yan ang pag-angko o kasalamat sa ngalan ni Jesus. Amen. All the men come forward.